Akala ko noon, imposible na lahat. Akala ko, hindi ko na mararamdaman ang maging sapat. Akala ko rin katapusan na. Ayun pala, nandito pa lang ako sa umpisa. Sa umpisa kung saan walang imposible. Sa umpisa kung saan maganda ang detalye. Noon naiisip ko, baka hindi talaga ako kamahal-mahal. Baka sadya lang talaga akong hangal. O baka nasobrahan lang ako magbigay ng pagmamahal na akala ko masusuklian. Ngunit akala ko lang pala dahil magmula nung dumating ka, ang mundo ko'y bigla nang nag-iba. Na tila ba, wala nang kulang pa. Noong dumating ka, hindi ko inasahang magugustuhan din pala kita dahil sa bigat ng mga nakaraan ko, parang gusto ko na lang din sumuko. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ikaw. Sa dinami-rami, bakit nga ba ikaw? Nagulumihanan ako kung itutuloy ko ba itong nararamdaman ko o hintayin na lang din kitang lumayo. Akala ko nung una, wala nang tatanggap sa nakaraan ko. Wala nang tatanggap sa isang katulad ko. At wala nang magmamahal sa babaeng kagaya ko. Magmula nung dumating ka, ipinaramdam mo sa akin ang tunay na ligaya. Ipinaramdam mo sa akin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Magmula noon, ikaw nang lagi kong bukang bibig. Pinatunayan mo sa akin na pwede rin pala akong mahalin. Pwede pa rin pala akong pahalagahan. Pwede pa rin akong ingatan. Hindi ko nga alam kung paano nagsimula. Basta ang alam ko, masaya ako pagkasama kita. Masaya ako kapag alam kong nandyan ka. Masaya ako sa tuwing kausap kita. Akala ko noon, imposible nang maging masaya. Ngunit hindi pala. Dahil sa tuwing nasisilayan kita, ang mga paru-paro sa aking kalamnan ay nagwawala. Tila ba naiengganyo silang maramdaman muli ang iyong pagsinta? Sa pagmulat ko tuwing umaga, mensahe mo agad ang bubungad sa aking mga mata na halos magsilbing almusal ko na dahil walang araw na hindi mo ako napasaya sa simpleng pagbati mo sa akin ng magandang umaga. Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal mo. Na tila ba wala nang makakapigil sa'yo. Ipinaparamdam mo sa akin na isa akong prinsesa at ikaw naman ang aking prinsipe kahit wala tayong korona. Ipinagdarasal ko kay Bathala na sana ay makilala ko ng taong nararapat sa akin. Yung taong handang manatili sa akin at yung taong tunay akong mamahalin. Hindi ako nabigo. Sumobra pa nga yata ang biyayang naibigay niya. Dahil simpleng bato lang naman ang hiningi ko. Ngunit isang makinang na diamante ang ipinagkaloob niya. Ngayon, handa na akong ulit magsimula. Simula ng magandang istorya, bumuo ng panibagong paksa, lumikha ng panibagong pyesa. Dahil sa panibagong yugto ng buhay ko, ikaw na ang kasama ko. Ikaw na ang paglalaanan ko. At hinding-hindi ako magsasawang isulat ang ating kwento.